16 ng Hulyo taong 1990 ng hapon, matiwasay at tahimik pang namumuhay ang mga residente ng gitna at hilagang Luzon hanggang sumapit ang 4:26 ng hapon nang gumulantang sa kanila ang isang napakalakas ng pagyanig ng lupa at ito na nga ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Sa panibagong episode natin ngayon ay magbabalik tanaw tayo at tatalakayin natin ang pinakamapinsala at pinakamalakas na lindol na naganap sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero una sa lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito at hilig mo ang mga ganitong klaseng talakayan ay mag-subscribe na at hit the notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads sa channel na ito linggo-linggo. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinakamadalas tamaan ng mga trahedya at sakuna. Ito ay marahil na din sa ating geographical location. Maliban sa mga malalakas na bagyo na ating nararanasan, tayo din ay madalas makaranas ng mga malalakas pa na lindol. Hindi nang bago sa Pilipinas ang makaranas ng mga malalakas na pagyanig at lindol. Sa katunayan nga, kabilang ang bansa natin sa mga nadaanan ng mga Pacific Ring of Fire o Pacific Rim. At tayo rin ay may limang malalaking fault line sa lupain ng Pilipinas. Sa mga hindi nakakaalam, ang Pacific Ring of Fire ay isang pinakamalaking parte ng Pacific Ocean kung saan nakatalaga ang mga aktibong bulkan na nabubuo na nagdudulot ng matitinding pagyanig ng lupa. Sa lahat ng mga malalakas na lindol na naranasan ng ating bansa sa buong kasaysayan, ay malamang ang pagyanig noong 1990 sa malaking bahagi ng Luzon ang pinakahindi malilimutan ng ating mga kababayan. Ang pagyanig na ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa ating mga gusali at kumitin lang mahigit 2,000 katao. Ito nga ay nangyari bandang hapon, 4:26 PM ng July 16, 1990. Normal at tahimik pa noong namumuhay ang mga tao sa malaking parte ng Luzon, nang sila ay ginulantang ng isang malakas na pagyanig sa lupa. Isang napakalakas na lindol na umabot ng 7.8 magnitude mga kaibigan. At ito ay nagtagal ng 45 segundo. Ang lindol na ito ay nakapagbuo rin ng napakahabang pagdiyak sa lupa. Ito ay may haba ng 125 kilometro na nagsisimula sa Dingalan Aurora hanggang sa Quiapo, Nueva Ecija. Isipin nyo na lang gaano ito kalayo mga kaibigan. Ang naturang epicenter ng lindol na ito ay sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija, hilagang silangan ng Cabanatuan City. Ito ay nag-udyok sa 126,035 katao na lumikas sa mas ligtas na lugar at nasa 361 katao naman ang naitalang nawawala. Nasa 3,513 katao naman ang sugatan at sa kasamaang palad mga kaibigan ay nasa 2,412 katao naman ang naitalang namatay bunsod sa napakalakas na lindol na ito na talaga namang nakakalungkot mga kaibigan. Alam naman natin na hindi lang nagtatapos sa isang pagyanig ang lindol mga kaibigan dahil meron pa tayong tinatawag na mga aftershocks. Kaya nakalipas lamang ang 2 matapos ang mapinsalang lindol na iyon ay muli namang nakaranas ng isa pang malakas na pagyanig ang hilaga at gitnang parte ng Luzon na umabot sa 5.3 magnitude na lindol na nagresulta sa mas marami pang patay na tao at pagkasira sa mga naglalakiang gusali at infrastruktura ng ating bansa. Ang lindol na ito ay sumira sa 77,249 na mga gusali at ito ay nakapagtala ng kabuuang damage na 15 billion pesos sa ating bansa. Ang lapis na napinsala sa lindol na ito ay ang Baguio City sa Benguet, Cabanatuan, Nueva Ecija at Dagupan, Pangasinan. Sa tatlong lugar na ito, ang Baguio ang pinakalubhang napinsala ng lindol. Kung saan ito ay nakapagtala ng 28 gusaling nasira, kasama na dito ang mga hotels, factory, government at university properties. Pansamantalang naging isolated ang lugar ng Baguio sa loob ng 48 oras. Dahil dito ay pahirapan ang paghatid ng tulong sa mga biktima. Dahil halos ang lahat ng maaring daanan ay nasira ng lindol. Dahil na rin sa kaliwat-kanang pagguho ng lupa galing sa mga bukirin. Isa sa mga sikat na gusali na nasira doon ay ang Hyatt Terraces Baguio Hotel, kung saan umaabot sa 88 katao ang napatay bunsod sa pagkagupok ng gusali nito na talaga namang nakakalungkot mga kaibigan. Sa kabutihang palad ay kahit papano ay may nailigtas pa rin ang mga rescuers na 3 trabahante ng hotel na nalibing doon ng buhay. 2 sa kanila ay nailigtas matapos ang 11 araw ng pagkakalibing. Ang isa sa kanila ay si Pedrito D., isang cook sa Hyatt Hotel na nailigtas matapos ang 2 o 14 na araw ng pagkakalibing. At ayon sa kanilang testimonya ay halos mawalan na sila ng pag-asang mabuhay sa mundo. At tanging dasal lang ang nagpapatibay sa kanilang loob.
At para daw mabuhay ay napilitan silang inumin ang kanilang sariling ihi na talaga namang nakakaawa, mga kaibigan. Ang pagkakalibing na buhay ni Pedrito D sa loob ng 14 na araw ay tinuring bilang World Record of Entombment Underneath Rubble o ang pinakamatagal na nalibing ng buhay sa ilalim ng mga gusali. Hindi lang sa Luzon dama ang hagupit ng lindol na ito, dahil pati sa Visayas at ibang bahagi ng Mindanao ay dama pa rin ang pagyanig nito. Nagdulot rin ito ng matinding pagkasira sa mga ilang historical sites sa Bohol at Cebu. At nagtala din ito ng 28 buhay na nasawi. Dahil sa mapinsalang lindol na ito ay maraming mga aral ang napulot ng bansang Pilipinas. Pinag-igtingan ba ang mga batas pahinggil sa disaster preparedness sa ating bansa? At kaluwat ka ng mga seminar at mga earthquake drill ang regular na ginaginap sa paaralan at iba pang pampublikong lugar sa ating bansa hanggang sa kasalukuyan. Sa mga hindi nakakaalam, ang ating bansa ngayon ay kasalukuyang naghahanda sa posibleng paghagupit ng isang napakalakas na lindol na maaaring umabot sa 7.2 magnitude ayon sa PHIVOLX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ito ay hindi nalalayo sa lakas ng lindol na nangyari noong 1990 na may 7.8 magnitude na lindol. Ito ay binansagan bilang the big one na posibleng mangyari anumang oras ngayon. Ito ay maaaring idulot ng West Valley Fault ng ating bansa. Ang West Valley Fault ay may 100 kilometrong haba. Nadadaanan nito ang 6 na lungsod ng Metro Manila at ang mga kalapit pang probinsya nito. Ito ay inaasahang magdulot ng napakalaking pinsala sa buong bansa at may kakayahang kumitin ng libo-libong buhay. Kaya bilang paghahanda ng ating bansa ay kaluwat ka ng earthquake drill ang pinapatupad sa buong sulok ng bansa, lalo na sa Metro Manila, para kahit papano ay maging handa ang ating bansa kung mangyari man ang the big one. Bago pa matapos ang ating talakayan sa episode na ito ay nais ko lamang iparating sa inyo ang mga dapat gawin tuwing tayo makakaranas ng lindol. Una, huwag munang magpanik para makapag-isip ka ng maayos sa dapat mong gagawin. Kung ikaw ay nasa loob na ng isang gusali ay manatili muna sa loob. Kung ikaw ay nasa loob ng gusali ay maghanap ka at gumapang ka sa ilalim ng lamesa o isang heavy furniture na maaaring magprotekta sa iyo sa mga posibleng falling debris sa kaligitnaan ng lindol. Iwasang magsindi ng posporo o lighter dahil maaaring may mga gas leak pa sa lugar na magdudulot ng sunog. Kung ikaw rin naman ay nasa labas ay sikapin mong pumunta sa mga malalawak na lugar na malayo sa mga poste at sa mga gusali. Kung ikaw ay nasa loob ng kotse sa kaligitnaan ng lindol ay manatili lamang sa loob hanggang sa humupa na ito. Ilan lamang sa mga kaunting paalala para mapanatiling ligtas ang ating mga sarili sa kaligitnaan ng lindol. Sa tingin nyo ba, mga kaibigan, ay handa na ang ating bansa sa nagbabadyang paghagupit ng the big one? Please let me know in the comment section below. At dito nagtatapos ang ating talakayan sa episode na ito. At kung nagustuhan mo ang talakayan natin ngayon ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-notify ka sa mga bagong uploads sa channel na ito linggo-linggo. Maraming salamat, mga kaibigan.